gandang umaga po. Katatapos ko lang po na ng ano ng Come Daily. So ini-invite din po namin kayo sa Come Daily. At 7. Oo nga pala kanina, kayo pala speaker, Doc, no? Yes po. Yes, Elder Judy. 4:30 a.m., no? 4:30 a.m. po sa Dubai, sa UAE. And I think about 8:30 in the morning po, nag-i-start na po ng Garden of Prayer. So, yan, dire-diretso tayo, Elder Judy, from Come Daily to LC Home. Okay, so, ang pag-uusapan po natin ngayon is the vegetarian advantage. I call it vegetarian advantage or what we now call as plant-based eating. But before that, I just want to have a word of prayer muna before we start. No, Elder Judy, thank you so much. Let's bow our head for a word of prayer. Our gracious Father, this day we are asking you to open our hearts and our mind to something that might be new to others. It might be something that we know in the past, but we haven't tried to practice it today. We pray that you will bless and help us to understand the wisdom that's coming from you. And may you make me your mouthpiece to be able to share this message to all the people who are in need and are open. Thank you for the love and care, Lord, and the assurance that you will hear and answer all of this prayer. And we ask this in the name of Jesus. Amen. Okay. Amen. So time check tayo. 8:33. Okay. At least para we have time, no, Elder Judy, for those who want to ask about this topic. Kasi medyo, itong topic na to, unahan ko na po kayo, magdi-disclaimer na ako at the very beginning. Yes, ma'am. Yes, ito pong topic na to might not be for everyone. Okay, but for those who want to try it, you are very open to do it. Kasi ito po ay isa sa mga bagay na dapat nating maintindihan. At least with the knowledge po na meron tayo at the moment, then we could make a decision later on. It could be something na you will reap the benefit as you go through this kind of lifestyle. It's a lifestyle. It's a kind of eating na a choice. It's a choice, no? We choose to do it, and may you be blessed as my family is being blessed with this kind of eating, with this kind of lifestyle. Ika nga. So ang title po natin ngayon, bago po tayo, before pala tayo, Elder Judy, mag-umpisa, no? I know last week we were talking about men's health and medyo nabitin yung topic. So I collaborated with Sister Ruth to be able to discuss more further about that kind of topic, which is sexual health. So next, I think this week, Sister Ruth will be discussing partly on the psychological or the mental side of sexual health. While next week, since I have a little bit more time, I think with Sister Ruth, parang 45 minutes ang ano, no, yung availability. So at least meron siyang two sessions kasi medyo the topic of sexual health is not an kumbaga, hindi siya katulad ng isang sakit, then we can discuss everything. Because sexual health is a holistic type. So, covered, i-cover natin as much as we can by God's grace. Then, next week will be the medical side or the physical side of sexual health. While Thursday, I will join Sister Ruth again to be able to come up with at least a conclusion. But now, having Sister Ruth on the psychological and also discussing the biblical perspective. So I guess we need to understand na at the end of the day, the truth must come out and the truth will set us free through the Bible para hindi tayo confused. Kasi pag pinagsama-sama natin lahat, tapos magkakaroon tayo ng iba-ibang thoughts about it, then definitely it will not be of help. Kasi hindi tayo magkakaroon ng final. Where we are going to put the final word from God and God's message. Yon. So, titingnan lang natin yung two sides. So, we're inviting you, starting tomorrow with Sister Ruth for the psychological side of sexual health. And also, next week, we'll be wrapping it up on Thursday, but I'll be discussing on the same time Wednesday, the medical side or the physical side, not the physical
avenue of learning about sexual health. So let's go now for this topic. So bago tayo, para at least mas maintindihan. Kasi papasukan ko ng plant-based eating ang sexual health next week para ma-improve natin kung may mga problema with regards to medical side. So let's start. Ay, gusto ko po munang maintindihan itong aking slide ay medyo may pagka-Tagalog, no? Because I have presented this a lecture in the community. So I want to tap it again kasi nagpunta na tayo sa iba-ibang sakit, but we haven't tapped the base foundation. Why plant-based eating? Pag sinabing plant-based po, ito po yung mga pagkain o yung mga tao na kumakain na nagta-thrive o yun ang kanilang source of nutrition. Anything coming from plants. Ngayon, para maintindihan natin, Elder Judy, no, and I know Brother Herman is just at the backstage. He's supporting us this day. Medyo ang internet lang yata ang nagiging challenge at the moment kasi minsan talaga may challenges even here sa Dubai, no? Kailangan maintindihan natin ang anatomy, no? Nag-mute ba ako, Elder Judy, just now lang? Yes, ma'am. Na-mute po ninyo. Na-mute po. Ah, okay. Pero kanina I was being heard. Yeah, okay naman. Okay naman po. Medyo napindot ko lang yata. Akala ko nagsasalita ako. Hindi na ako narinig. Okay naman po. Kunti lang. Okay. So, kailangan maintindihan po natin ang anatomy, no? Paano ba tayo ginawa ng Panginoon? And we are going to compare with those na ginawa rin ng Panginoon na nagtatribe din lang sa plant. Paano maintindihan natin siya, no? What are we made of? Ano bang kaibahan ng isang carnivore? Pag sinabi pong carnivore, ito po yung mga ginawang hayop ng ating Panginoon. At yung carnivore, kumakain po ng karne, ito po yung mga leon, tigre, ano pa ba ang mga nakain ng karne? Mas marami akong alam sa nakain ng gulay. Sorry, Brother Elder Judy. Seal, yes, the seal, di ba? Sabi ng anak ko, seal. Ano pang nakain ng karne? Shark, yes, the shark, nakain doon ng karne. Yung mga hayop na ginawang gano'n, no? But let's also know yung herbivore. Ang herbivore naman po, yung kumakain ng mga tanim. Ano yun? Gorilla, elephant, giraffe, goat, horse, cow, ano pa ba? Sa squirrel, butterfly, moth. Ang dami, no? Maraming herbivore. But we're going to look doon sa may ngipin and things like that. Iyon ang ikukumpara natin. Sa facial muscle po ng isang kumakain ng karne or carnivore, ang kanilang allowance for facial muscle is reduced. Kasi hindi naman sila po nagmamasticate. Hindi po sila ngumuyang ganito. So ang facial muscle ng isang herbivore, develop ang facial muscle niya. The same thing with human po. Mga tao po, develop ang muscle natin sa face. So, ang jaw type naman natin sa panga, may angulo siya pero hindi expanded, no? Kumpara sa herbivore, kasi nga, we're chewing, we're moving the jaw. So, magkamukha tayo ng angulo ng jaw sa mga herbivores, mga kumakain ng herb. Ang location ng jaw naman natin, the same plane as molar teeth sa mga carnivore. Pero sa herbivore, above the plane of the molar, ang molar po yung nasa bandang likod. So, ang carnivore po, dahil nga sila ay more of reaping, more of tearing. So, ang kanilang molar po, the same plane lang ng jaw. Kumpara sa atin, mas malakas nasa taas kasi nagmumuya tayo. We are chewing. Ang jaw motion po ng jaw natin sa carnivore, shearing or minimal side-to-side motion. Kasi nga, more of pagganit, no? Yung pag-pull, ganon ang kanilang motion ng jaw. Samantalang sa herbivore naman po, is good side-to-side and front-to-back, katulad ng sa human, no? Kasi nga, we're chewing. We're putting the food from one side of the teeth on the left. Sometimes we put it on the right. Samantala sa carnivore, talagang more of chewing, more of reaping and tearing. Ganon sila. Kaya kung nakikita natin ng leon, no, they were on their side and then reap.
and then swallow. Ganon sila. Ang major jaw muscle natin is temporalis with the carnivore, and the herbivore is masseter and pterygoids, which is at the back of here sa may jaw natin. Ito kasi yung panga. So, mas gamit nila yung temporalis nila kasi nga paside sila lagi. Hindi naman sila paharap kumain, no? They are more of tearing from the side. Now, mouth opening versus head side. Alam naman natin ang carnivore, kaya tayong lamunin ng buo niyan. Malaki ang ano nila, yung mouth opening nila. The herbivore is small kasi we tend to graze and we tend to reap, yung mga herbivores. Ang human, ganun din. Hindi na, wala, sino ba sa atin dito, Brother Judy, na yung bibig umaabot hanggang laki ng head size? Wala namang ganun. Nakakatakot yun pag meron na tayong kilalang ganun. Baka tayo makain. Yeah, like the lion. Yes, like the bear. They can really open their mouth and almost the same angle ng kanilang mukha, no? Whale. Ang teeth, yes. Ang teeth natin, yung incisors, carnivore, are short and pointed, as we know. Ang herbivore is broad. Makikita natin mamaya. Flattened and spade-shaped, the same thing with humans. Ang teeth ng ating, yung canines, yung sa gilid. Canines had long, sharp, and curved. Kaya matakot tayo pag meron tayong kilalang mahahaba yung pangil, no? Baka hindi tao yon. Ang herbivore naman, dull and short or long for defense or even none. Ang human is short and blunted. Wala po tayo yung pointed teeth, no? Now, if we're going to look at the comparison ng ngipin ng isang herbivore at saka ng carnivore, napakalaking diferensya. We can see na ang teeth natin at ang teeth ng herbivore is just the same. Because ano ba talaga ang makeup ng katawan na ito? From the very beginning, we have known it in the Bible. God has given us all seed-bearing plants to eat. Okay? So, ang makeup natin is ganito. Now, we are going to think, bakit nga ba nagkaroon? Kung wala naman palang ripping and gnashing, what happened? Bakit ang mga leon ganitong itsura? We know for a fact that when God comes in the second coming, ang sheep and the lion sits together. Ibig sabihin, wala na silang pangil para mangain ng sheep. So, because of the taint of sin, kaya nagkaganito ang makeup na. So, we can see the carnivore, malalaki na ang ngipin niyan. Kasi we know it's more of reaping sila, no? So, mga kapatid, mga ka-LC, alin ba ang ngipin natin na kamukha na nandito? For us to know kung anong dapat ipasok sa katawan natin, we should understand these basics of anatomy. Number two, ang teeth, ang mga molars ng carnivore, are sharp, jagged, and blade-shaped. Ang herbivore is flattened with nodular cusp versus complex base. The same thing with human. Ang chewing natin, ang carnivore, lunok lang po yan ng lunok. Mataas ang acidic ng kanilang stomach. Mamaya makikita natin. Ang herbivore, kailangan mo talagang ngumiya. Kasi ang ating enzyme sa bibig, may nag-uumpisa na tayong saliva, which is for the breakdown of carbohydrates. Kaya ang digestion is happening not only in the stomach po. Nangyayari na po yan sa bibig. Kaya please take time to chew your food. Kasi mas, lalo na sa mga may problema sa gastrointestinal, sa stomach, kailangan po ng tulong ng ngipin. Huwag po tayong lunok ng lunok. At hindi naman po tayo katulad ng mga leon at tigre na lunok ng lunok. No? Dapat po talagang i-chew. Para pagdating po doon sa tiyan, i-chop up na. Kumbaga, partially digested na, hindi yung ang tiyan pa yun gumigiling, may sakit na nga. So, yun ang mga dapat nating tingnan. Because of the anatomy, it makes sense, no? Why we need to go for plant-based eating. Ang saliva natin, ang mga carnivore, walang digestive enzymes. As I have mentioned to you, the herbivore and the human has carbohydrate digesting enzymes sa salaway pa lang. So, kaya binilagayan ng Panginoon because we're meant to chew. We're not meant to tear. If we're going to look at the anatomy and the physiology. As you can see, pagnguya ng isang herbivore is they are moving the jaw from side to side. Actually, nakakatuwa tingnan ang mga cows when they chew. No? Talagang, they really love what they're eating. They're really chewing it well. Pero tingnan natin ng isang carnivore, they are on the side, not tearing and reaping. Ganon ang dating ng isang carnivore pagdating sa pagnguya. Now, anong kaibahan ng isang carnivore at
herbivore kumpara din sa tao. In terms of this intestine, napakalaking komplikasyon. Kaya mapapansin nyo na saan nanggagaling ang sakit. Look, ang mga carnivore, maliit lang po ang kanilang maliit na bituka. Why? Kasi alam nila na pag nagtagal yan sa katawan nila, lason yan. Kaya iyan ay 6 to 10 kumpara sa atin, we're even almost 30 feet length ng small intestine. Corrugated yung sa atin kasi ang atin is to absorb all the nutrients na makukuha natin sa food. Samantala sa mga carnivore, maikli lang yan kasi kailangan nilang i-release or kailangan nilang i-defecate or kailangan nilang i-evacuate. Otherwise, sila ang malalason yan. Question. Magtataka pa po ba tayo bakit maraming colon cancer sa panahon natin ngayon? It's because nag-ferment na po ang mga kinakain natin na hindi agad lumalabas dahil wala naman pong fiber ang meat. We can only get fiber from plants. At itong plant na to, ang siyang nag-evacuate niyan on a regular basis. Kaya mapapansin nyo, ang dumi ng isang carnivore ay matigas, buo, no? Kumpara sa mga in spite na lang katulad ng ano no ng baka, malalaki sila, so malaki din ang dumi nila. But what I mean is they are governed with fiber. Okay, when they poo, they have fiber in their poop. So that's the good thing. So ang kagandahan rin ng fiber is nalilinis yung ating bituka kasi maliliit siyang walis. Kung makikita nyo pag nagpatuyo kayo ng dahon. Sorry, kagagaling ko lang po din kasi sa aming garden, nag-harvest ako ng malunggay leaves. Yung mga, pag natuyo, pag nagde-decompose kayo, yung leaves, may makikita kayong parang skeleton nila. That's fiber. Yun ang makeup ng isang plant-based no, na pagkain. May fiber sila, may walis silang kasama. It could be soluble or insoluble, natutunaw at hindi natutunaw. So yung hindi natutunaw, yun yung nagki-clean ng ating intestine. So napakahalaga po nun. Compared with carnivore, wala po sila nun. Kaya madali silang, kailangan maliit lang yung dadaanan para mabilis nilang mailabas sa katawan nila. Kasi nga, toxin po yun. Now, ang stomach type, as we can see, it's simple sa atin, sa mga herbivores, is simple din, pero multiple ang chamber. Yun yung sa ibang mga hayop, no? Like ang cow may second stomach or the camel. But we are all having simple, yes. But the stomach acidity, makikita nyo na ang carnivore is less than or equal to pH of 1 with food in the stomach. Acidic ang kanilang pH or yung kanilang gastric acid para ma-chop nila ng maayos at mailabas na ng mabilisan. No, ganon ang makeup ng carnivore. Ang herbivore at human, ang ating pH po is 4 to 5, hindi that acidic, with food in the stomach. So ang capacity ng stomach ng carnivore is 60 to 70% of total volume of digestive tract. Samantalang sa herbivore is less than 30%. Wala naman siguro po ditong kumakain ng isang buong karne or what. Lalo na pag sa plant-based, konti lang kainin nyo mga kapatid, busog na talaga kayo. It's because of the fiber content of the food. Ang human has 21 to 27% of total volume of the digestive tract. Ang length, as I have told you, carnivore is 3 to 6 times the body length only, but the herbivore is 10 to 12 times more than the body length. Ganun din ang tao, 10 to 11 times body length. Ang colon, simple, short, and smooth. Sa carnivore, sa herbivore po, long and complex. Maybe succulated, and human are long and succulated. Pag sinabing succulated, may mga umbok. Kaya madalas kapag kumakain po tayo ng meat at wala po tayong fiber, doon sa umbok, doon siya nag-i-stay. And once na nag-stay po doon, nag-ferment yun, nabubulok doon sa loob. And we are not eradicating it. That's the source of most of the time of digestive issues and the colon cancer or in any way of any cancer in the gastrointestinal system. Ang liver po ng carnivore can detoxify vitamin A. Sa herbivore cannot detoxify vitamin A. Kaya ang supplement po ng vitamin A is not needed. Hindi siya nade-detoxify ng liver. Kaya ang vitamin A, kinukuha po natin talaga siya sa food. Pag nagsabi sa inyo, ang vitamin A could be in supplement form, that is wrong. We cannot do that because the liver cannot detoxify vitamin A.
Ang vitamin A po sa carnivore, kaya sila nagde-detoxify. Napakataas po ng vitamin A sa pagkain ng karne. So, para hindi sila magkaroon ng toxicity ang mga carnivore, kailangan ang liver nila mag-detoxify ng vitamin A kasi nga they are plainly on meat eating. So, as you can see, ang kuko ng herbivore ay katulad ng atin, ng mga tao. Wala naman po tayo siguro dito ang mga ano bang tawag doon? Mga claws. Wala naman po siguro tayong mga claws, pangkawit. Because we tend to pick and we tend to pick. Hindi po tayo nangangalaykay. Okay? So, ang kidney ng carnivore is extremely concentrated because of their meat. Ang herbivore is moderately concentrated because they are more on herbs. Kaya, question. Kapag ikaw ay may sakit sa bato, anong una mong titigilang kainin? Karne. Kasi the more iko-concentrate ang inyong urine, the more problematic ang kidney, hindi magagaling, hindi mag-heal. Ang nails has claws, carnivore, sharp, no? They can rip you open. Ang herbivore is flattened nails or blunt hooves, and human has flattened nails. Ano nga bang advantage nito? Tingnan natin yung mga uri ng vegetarian. No? Ang pag-unawa sa uri ng pagiging vegetarian ng isang tao ay mahalaga. Kadalasan, ang ibig sabihin ng salitang vegetarian na isang taong namili or chose na hindi kumain ng karne, isda o anumang panlupang hayop tulad ng mga manok at ibon. Ngunit maraming magkakaibang pagkuhulugan mula sa mismong pakahulugan na ito. Okay, so we'll see. Ano ba ang uri ng mga vegetarian? No, merong magsasabi sa inyo, ay vegetarian ako, but I'm eating this or I'm eating that. Kumakain ako ng egg, pero na kumakain ng meat. Kumakain ako ng egg and milk, but I don't eat meat. So makikita natin dito. Ang unang-una, we call it total vegetarian or the plant-based diet. Ang salitang plant-based ay naglalarawan sa isang taong nagbabawas ng pagkain ng alinmang produkto galing sa hayop. Ang nadadagdag na pagkain na nanggagaling sa halaman kahit na hindi nila ninanais maging vegetarian. So ganito po. I know you have heard the word vegan. Ito ang easily word to say right now. Oh, vegan ako. Pag sinabing vegan, plant-based po yun. But ang vegan kasi ngayon is nakukonotate na rin po sa movement. Pag sinabing vegan movement, dahil against cruelty ng animals or ayaw nila gumamit ng anything coming from animal products, even yung mga leathers and even yung mga sandals, kailangan plants. Okay? Kasi vegan ang movement. I am standing on the point of plant-based. Okay? Meaning, ang pinapasok natin, ang isa-sum up natin kung ano ba talaga ang iyong kinakain. And that is about plant food. Okay? So, ang mga plant-based diet or mga plant-based eaters, or they call it whole food plant-based, WFPB, meron pang no oil. May ganyan ngayon eh. Whole food plant-based no oil kasi process yung oil. But meron just merely whole food plant-based. Meron namang raw vegan eating. Yun naman talagang walang kinakain na hindi dumadaan sa apoy. So there are different conditions, different cases. But what I'm talking now is all about plant-based eating. Kasi ang raw vegan kasi mga kapatid, they don't cook. So it will be a challenge for them to eat the beans in its dried form. Okay, kasi iluluto eh, na matigas ang munggo. Unless fresh mong kakainin, then that is raw vegan. Pero let's say doon sa point na ang beans ay hindi fresh, kumbaga dinry, eh hindi naman natin makakain kung hindi lutuin. So ang plant-based diet, nagluluto ng beans, nagluluto ng rice, okay? Kasi with water, no? But yung sa mga raw, talagang completely they are into the fresh ones, okay? So, iba namang klase yon. So, ito ang plant-based. Meron din tayong semi-vegetarian. Ito yung maaring maglaman ng isda o manok, ngunit hindi na nakain ng pulang karne. Karne mula sa baboy, baka, at iba pang pandupang hayop. Now, with regards to semi-vegetarian,
we can call them kung isda ang kinakain at hindi manok pesko. May mga ganyan ang tawag sa kanila, pesko, vegetarian. Ang hindi ko lang makuha dito sa ganitong klaseng eating, kasi ang manok, sabi nila, hindi daw pula. Pero kapag hindi iyan luto, iyan ay pula. So hindi pa rin sasabihin na white meat ang manok. Kaya lang naging white dahil naluto na. Eh paano po yung babol? Pag naluto, di ba namumuti yan? So pareho pa rin karne. Kaya itong semi-vegetarian, it's either they're eating, I'm just introducing to you ha. Hindi ko sinasabing ito ang gawin or plant-based. I'm just telling you at pinapakilala ko po sa inyo kung anong mga itsura ng mga sinasabing vegetarian. Nauna nakita na natin ang total vegetarian or plant-based. Ito yung semi-vegetarian, kumakain ng isda o ng manok, pero hindi nakain ng red meat. So nasa inyo ng discretion yan. Kung red meat ba ang manok, pag naluto, puti na siya. Pero red pa rin siya kahit buksan natin, mapula-pula pa rin yung kanilang meat, no, yung kanilang laman. Anyway, ito yung pesco vegetarian na may kasamang produkto mula sa gatas at itlog, ngunit walang karne, alinmang hayop maliban sa isda. Yan. May ganyang klase, pesco vegetarian. May lacto vegetarian. Ang lacto vegetarian ay naglalaman ng mga produkto mula sa gatas, ngunit walang karne na galing sa hayop at itlog. Pero pag sinabi mong ovo vegetarian, ay naglalaman naman ng itlog, pero walang produktong galing sa gatas at karne na galing sa alinmang hayop. Babalikan ko, ang plant-based po, completely, pati ang gatas nito, galing sa halaman. We can have the soy milk, almond milk, walnut milk, pecan milk, all from nuts. Okay? That is plant-based. Pero pagdating dito sa mga ganitong vegetarian, ito ay may gatas na gagaling sa hayop pa rin. Okay? Meron pang tinatawag na lacto-ovo. Pinagsamang lacto at ovo, may ganun din. Kumakain ng itlog at ng umiinom ng gatas o anumang produkto mula sa gatas, pero hindi nakain ng karne. At ito yung vegan diet, yung strict or total, yun na yun. Vegan diet, naglalaman ng pagkain ng gagaling sa mga halaman tulad ng palay, butil, gulay, putas, manet, mga legumpre. Ito'y walang halong karne na galing sa alinmang lupang hayop o isda. Wala rin itong kasamang itlog o anumang produkto na nagmumula sa gatas. Ito yung vegan. It is coincide with plant-based. Almost the same. But the thing is, ang vegan ngayon ay nagiging movement. Kaya pinakita ko rin sa inyo yung plant-based. Pero kung titingnan, kung hindi ka rin naman yung ganong ka-critical pagdating sa paggamit ng leather, dahil alam naman natin, ang leather hindi nakukuha dahil pinatay mo yung hayop para lang sa leather. Na yung pinatay na hayop na kinain ng tao, yung balat ginamit lang para may magamit pa. Okay? So, sa mga vegan, they even don't use that. Kasi nga, they are into movement of against animal cruelty. But in our position, we're looking at what God says, no? With regards to ano ba ang dapat pinapasok sa loob. Kaya it's still what is the motivation of your heart. Eh. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ito para sa lahat. So, you can choose what do you want to do. Ang kriterya naman ay ang mga naglalaman ng prutas at mga gulay na tinuturing na prutas tulad ng kamatis, talong, avocado, pipino, mani at legumbre. Ang raw food diet katulad ng nasabi ko kanina ay naglalaman ng mga gulay, prutas, mani at mga legumbre na kinakain sa hilaw na kalagayan. So, pagdating sa mga plant-based eating, no, or mga vegans na tinatawag, or total vegetarian, kasi purely plant-based, nagtatanong madalas, saan nakukuha ang protina ng mga tao na ganito ang kinakain? Marami pong pinagkukunan. Unang-una na ang mga legumbre o legumes, mga dried peas, beans, and lentils. Dito po sa Dubai, ito po ay napakaraming choices dito. As you know, may mga Indian brothers and sisters po tayo dito, which they love dals, no? Yung mga lentils na iba-iba ang kulay. Meron tayong tur dal, muong dal, yellow dal, yan, marami. It's a kind of lentils of legume. Meron tayong tofu, soy foods, nuts and seeds. TVP or textured vegetable protein, marami po tayo niyan dyan sa Pilipinas. Yung kapag sinok mo, lumulobo. Yan, I think Magic Meat has one. Also yung iba-iba nating ano na parang dried, pero pag inano mo na lobo siya, that is TVP. Meron din dito po noon, we call it soya wadi. So, yung veggie meats, grains, and cereals could be a source of protein.
Ang mga dahilan ng pagiging vegetarian, unang-una dahilan sa pagmamalasakit sa kapaligiran. Others might be environmental inclined. Maraming tao nagbibigay ng pagsasaalang-alang sa kapaligiran at sa epekto ng paggawa ng pagkain rito. Kaya pinipili nila ang isang plant-based diet para sa isaalang-alang aspeto ng paggawa ng pagkain. As we know, no, isang ektarya ng palay ay makakapagpakain ng 320 people, samantala kung ipakakain ito sa baka, ay makakapagpakain lamang ito ng 6 na baka mula pagkapanganak hanggang sa pagkakatay. So nangangailangan ng 25 beses na dami ng tubig ang paggawa ng 1 kilo ng baka na kakainin kumpara sa 1 kilo ng gulay. So in terms of water use and land use, napaka-practical po na nagtatribe po tayo sa plants. Okay? Animal rights, yung iba pagmamalasakit sa kapakanan ng mga hayop at nagtutulak para sa isang grupo ng mga vegetarians para maibsan ang pagpatay sa mga hayop, ipinoprotesta nila ang hindi makatarungang pagkatay ng mga hayop. May mga ways ngayon, no? As you can see, I want to share this with you. Kapag ang isang hayop po ay, we can see there's a lot of resources that we can tap, and you can see how animals are being slaughtered. You can see that may video akong napanood na the pig is shedding tears, the cow is crying, and they were having this noise pleading to stop them from killing. Kapag sila po ay under stress, nagtatapon po sila sa kanila ng dugo ng cortisol, which is a stress hormone. Ang tao kakainin yon. Punong-puno na ng cortisol. And ang tao, merong sariling cortisol. So what can you say about double stress from the food that we eat and from the reactions of our body to our environment and to what is happening around us? So di ba napakahirap na struggle naman for human to have double stress. May stress na nga tayo dahil hindi natin alam saan kukunin yung sunod na pagkain. And then we are thinking of the food that we're eating full of stress na rin. So, yun ang isang point dito na may mga animal rights silang ginagawa. Ngayon, ang ginagawa nila is ini-electrocute, parang makatulog yung hayop bago nila i-slaughter. Yun yung ano nila for those na para hindi sila mag-pour out ng stress hormone. Para hindi sila mag-pour out ng stress hormone sa kanilang blood. No, or sa kanila, siyempre pag nagpunta sa blood, pupunta sa iba-ibang system. So the whole body is predisposed na for cortisol exposure. And then next, pagsasaayos ng timbang sa mga overweight, may mga tao na kadalasan ay ang mga nagdadalaga na pinipil na maging vegetarian para maisaayos ang timbang. So for those who have problem with weight, you might well consider to reduce, abstain, or remove animal products from your diet kasi it piles up the weight because of the calories that it has. Okay? Next, dahil na rin sa pananampalataya, sa ibang reliyon tulad ng mga Budhista, Muslim, Hudyo, at Adventista ay kasamang pagiging vegetarian sa kanilang mga gawaing pananampalataya. I think this is not new to us. Actually, we are blessed to have this message in our hands at our use. No? Nasa atin na po talaga dahil binigay na ng Panginoon ang wisdom, binigyan na tayo ng knowledge, and then nasa atin if we want to do it. Okay? Pero I hope we choose to do it what God is telling us to do. Kasi it's a calling for us. It is something that for us to be a living testimony to others, no? Dito po sa Dubai, marami po ditong place na pwede kang kumain as plant-based. No? Kasi marami tayong mga kapatid, katulad ng mga Hindu, no, na hindi sila kumakain ng baka. And may mga place talaga na purely plant-based ang siniserve. Most of the time, mga Indian food, marami po dito. And they are into turmerics. The only thing is napakataas lang talaga ng oil content nila. Yun lang ang medyo downside nun. But in general, marami pong choices compared talaga sa Philippines. Kaya sa atin, mas maganda talaga, it is within us to know alternatives. Like let's say you want to eat some tuna,
And you can do jackfruit as your substitute for tuna. And I was able to make a dish out of jackfruit tuna in Spanish oil. Diba? Yung mga, kasi galing din naman po ako sa meat eating when I was young. So you were thinking, paano ko isa substitute? There's a lot of things, you just have to be creative. And right now, nasa technology age na po tayo, na marami po tayong exposure sa mga ganito, we just have to try. No? Actually, that's something that we need to really do para hindi tayo babalik at mag-fall back to eat from meat eating kung meron na tayong substitute. Okay? Next. Meat causes heart disease. According to William Castelli, ito yung director ng Framingham Study. It's a well-known study of the longest-running clinical study in the medical history. Nakita nila na ang vegetarians have the best diet. They have a fraction of our heart attack rate and they have only 40% of cancer rate. Mataas pa rin in terms of vegetarian because meron pang animal products. Okay? Pero yung sa complete, mas mababa ang percentage. But they can see na yung mga nag-jump into reducing or eliminating meat products, mas malaki ang fraction ng heart rate, heart attack rate, and also the cancer rate. Talagang has gone down, no, in terms of percentage worldwide. So the majority, sabi ni Dr. Colin Campbell, this is the China study. I love reading this book kasi talagang naban nga itong librong to be released in the market kasi nga pinakita niya na ang plant-based eating talaga has a wide range of diseases that could be cured from. Pero inilabas niya yung book. I hope you can have a look on that. It's a mind-blowing book. I believe na yung sister-in-law ko in Mexico na, U.S. citizen, was able to get reach of this book because Dr. Campbell is an American microbiologist. Microbiologist. Doctor siya ng microbiome. Basta, ang specialty niya is nutrition. And talagang nagpunta siya ng China in massive study to check bakit ang mga Chinese mababa ang breast cancer rate nakita because of the tofu consumption. So, ang daming factors. I hope you can get that book. I think I can show that to you. I'll ask my daughter to get it for me. For a startup, no, for you to really understand na meron talagang gravity ang food, no, sa pag-heal ng mga diseases ng tao. Now, in a 2005 study of 47,000 high school girls, Harvard researchers found a very strong correlation between the amount of cow's milk consumed and the severe acne, yung mga malalaki talagang tagihawat. Nakita nila na talagang doon sa mga hindi kumakain or nasa out of cow's milk, mas clearer ang face. Okay? Alam niyo mga kapatid, if you were able to go, and my kid was able to see that, pumunta kami sa isang milk factory dito, exposure for the children's ministry. Nung nakita nila paano ginagatasan ng baka and the environment that they are into, para talaga silang sinaksakan ng tubo, tapos nandun lang sila nakatayo hanggang sa matapos sila and they were lining up to go out. And yung, syempre, while they are doing that, they were pooping and peeing. And yung iba, meron talagang nakukuhang minsan nana at saka dugo. Kaso ini-sterilize nila yon kaya nalalabas sa market. But what we can see, you cannot see, but we can see na iyon ang mga nangyayari sa loob. And I heard one child there says, "Mommy, I don't want to eat anymore. I don't want to drink any more milk from the cow. I just want to go for plant-based." It's a mind-changing for other kids na ganun pala. Parang nakakaawa yung... Kasi makikita mo talaga yung sinasaksak doon sa mga nipples ng mga cows. And then makikita mo halos pigain sila ng todo-todo. But before I go further, this is the book, The China Study. It's a very nice book of Dr. Campbell. At marami po ang nag-change ng lifestyle because of reading this book. And there's a lot of other books. Actually, I have some books upstairs and I love to be in tune with researches about food and ano ba nangyayari with regards to using plant as medicine, food as medicine. No?
So, let's go further. Ang kalusugan po natin, itong dahilan pa, ang pagkain ng mabababang kolesterol at taba ay mabuti para sa atin. Ang iba ay nakapokus sa pagkain ng mga pagkain mula sa mga halaman na siyang naglalaman ng maraming vitamina, mineral, fiber, antioxidant, and phytochemicals. I think I've discussed these two factors when I did the juicing na makikita lamang sa pagkain ng mga pagkain mula sa halaman. Ang mga pagsasaliksik ay nagpapakita na ang vegetarian ay mas mababa ang bilang ng may sakit at mas matagal ang buhay. Ang mga may sakit na naiwasan sa pagiging vegetarian ay cardiovascular disease, obesity, hypertension, constipation, some cancers, kidney stones, type 2 diabetes, and gallstone. These are all lifestyle-related diseases. Itong mga nabanggit ko. Now, if you are going to change, it's not too late to change the way you eat. There will be a significant factor on that for longevity. So kaya naman siguro tayo gusto natin na magbago ng ating pagkain o ng ating pamumuhay, ng paano ang pamumuhay in general, ha. Ikaw ba yung couch potato, nakaupo lang hindi naglalakad? Ikaw ba yung tipong ni konting araw lang nagtatakbo na dahil mainit, masusunog ang balat, hindi ang glutathione na iniinom ay hindi mag-i-effect kung naiinitan ka, di ba? And that's vitamin D. If we are into that mode, not only the food, in totality, it's the lifestyle. Kasi as we can see, 20%, 80% can be determined by the food you eat, of the diseases you have. And 20% is what you're doing. So napakalaking bagay nun. For us to get the 100% is to put this all together, no? So, meat eaters have 3 times the obese rate of vegetarians and 9 times the obese rate of vegans. So, napakaganda po ng probabilities ng mga ganito. So, nakikita natin yung mga fish flakes, no? Meron ditong isang story. Sabi dito, Dave's brain started rotting away after he ate toxic fish. All fish contains poison. The mercury, lead, PCBs, and other chemicals found in fish make you lose your memory and turn you into a klutz. Dave used to get good grades and was great at sports, but after eating fish, he is also forgetful and clumsy, that his doctor said he's stuck in a fish fog. Now, the point is, ito mga problema. Kasi doon po sa mga, kaya sinabi ng Panginoon, huwag kakain ng walang kaliskis eh. Dahil yung mga deep fishes na nasa deep ocean fishes, nandoon po sila sa ilalim. Eh, ang mga mercury, lead, PCBs, because of its metal content as a liquid metal, madala sila nagsisink in. At napupunta po yun doon sa mga isdang kinakain. Tuna is one. Napakataas po ng mercury content. Kahit pa sabihin natin, ang tuna may kaliskis, wala po siyang kaliskis. Nandun lang po siya sa may buntot. Hindi po siya buong kaliskis na katulad ng bangus, tilapia. Ano pa ba ang maraming kaliskis, Elder Judy? Hindi ako masyadong well-versed sa mga isda na may kaliskis eh. Kasi matagal-tagal na rin di ako nakakain. Ah, lapu-lapu, I think, has kaliskis, no, Elder Judy? Lapu-lapu, maya-maya, ma'am. Maya-maya, lapu-lapu. Yan. Ayun, o yun. Ano pa, Elder Judy? Yun lang, ano? Tambako. Yun talagang may kaliskis. Mm-hmm. Hindi lang yung buntot sa konting gano'n, hindi. Yun talagang may kaliskis ang buo. Kasi pag may kaliskis, Elder Judy, nasasala doon yung dumi. Okay? So pag tinanggal mo yung kaliskis, malinis yung skin ng fish. Diba? So may point eh. May point ang Leviticus 11. So ano ba ang problema sa karne? Ito ang nagiging problema. Ang commercial fishing and fish farms are destroying the oceans. Why? Kasi mga kapatid, kung makikita nyo, ang mga fish farm, ngayon pina-farm na ang fish, hindi lang plant, pati fish. Kasi hindi na sila nasa natural habitat. Alam nyo, ang pinapakain sa mga fish farms ay mga namatay din na isda na kinompak ginawang feeds. And they are eating their own selves. So what can we get from fish farming? Diba? Look, eating meat steals food from the hungry. Why? Because we are supposed to be giving it as a food and we're giving it to the cow for us to eat the cow. And then, ilan lang ang pwedeng kumain kumpara na nagtanim tayo sa napakalaking mga ektarya ng gulay at pruta o ng mga pagkain, no, na in season na ha-harvest natin and things like that kumpara with animal
animal farming, magkaiba yon. Unless you're going to use yung nitrogen, kasi maganda po talaga ang dumi ng mga hayop na natural na pinakain, ha? Like ang mga cows, napaganda po niyang fertilizer para sa atin pong pagtatanim. Pero kung ang gagamitin, alam nyo, ang itsura ng mga milk farms, kasi nga nakarating kami, wala na silang grazing area. Pure black. As in, pinalalakad lang sila doon and they were stepping on their poop. Wala kasi sila sa natural environment, natural habitat. So, they are walking on their poop. Yun pong itsura. Tapos, iririnse lang sila dahil sila yung gagatasan. That is what we have seen in one of the factories here with that. The chicken factory farm, you can see how congested they are, no? May mga sakit. As you can see, syempre, pag nailuto na, makikita pa ba natin ang kondisyon yan? Wala na. Nakita natin itong manok sa kaliwa, wala nang balahibo. Yung iba may cancer, may bukol-bukol. Eh, pag ginawa na po yan, chicken hot dog, hindi nyo na po makikita yan. So, very congested sa mga factory ng pigs. Ganyan ang itsura nila. They were in confined space para mas madali silang lumaki, no? Wala nang exercise para mas malaki, madaling maibenta. Papunta sa slaughterhouse, you can see how they are being treated. Dairy products comes from where dairy products comes from, ganito po itsura. Very, very congested. So, yan po mga itsura. The egg industry, the worst of the worst. Kasi 98% of hens used by the egg industry are confined to battery cages. So, enough for them to just move and then, what is this? Lay their eggs. Tapos, pag hindi na sila naglilay ng eggs, yun na po yung nakikita natin sa mga malalaking restaurant. Okay. Yan ay mga hindi na po naglilay na egg ng manok. So mga, yan po ay bombarded na po ng hormone. Kaya kung mahilig pa rin po kayo sa karne, iwasan po natin ang wing side. Why? Kasi dyan nila ini-inject ang lahat ng hormone para lagi po silang may itlog, lagi po silang fertile, lagi po silang nangingitlog. So yung mahilig sa mga wings, doon na lang po tayo kung gusto nyo talagang kumain, doon na lang po tayo sa katawan, wag lang po yung pakpak. Kasi yan po ang bombarded nila ng mga injections. At makikita po ninyo, kinakat po yung beak nila para hindi po sila makasugat ng ibang manok. Para hindi po mauwi sa premature fried chicken nila dahil lost nila yon sa egg industry. No? So, tinan mo naman ang commercial fishing ng ginagawa. No? Talagang, they were suffocated. So, you can see how much hormones, stress hormones, this animal has been through with regards to commercial fishing. Aquaculture in fish factory farms, as you can see, they have no space to move. They are being what they were going to be given to them. Tapos, minsan nagkakainan na rin lang sila pag gutom na sila. So, it's not natural anymore kumpara noong mga panahon pa ng ating Panginoon. No? Anong problem sa meat? Tabang nakabara sa daanan ng dugo. Lahat ng mga pagkain mula sa hayop ay may mataas na antas ng saturated fat. Pag sinabi pong saturated fat, ito po yung parang bumabara, hindi lang parang. Talagang bumabara po sa daanan ng ugat. So, saturated fat sa pagkain ang dahilan ng pagtaas ng kolesterol sa katawan na makukuha sa pagkain ng mga pagkaing mayaman sa taba. Saturated fats at kolesterol ay ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa heart. At tatapos lang po ng secular observance ng Valentine's. Ingatan po natin ang ating puso sa ating mga kinakain. Ang mga taong kumakain ng mahigit sa 600 mg araw-araw ng kolesterol ay inaakyat ang kanyang chances sa pagkakaroon ng atake ng 30%. No? Ang taong kumakain ng 600 mg per day na kolesterol ay ibinababa ang pagkain nito ng pagkain ng kolesterol ng 200 mg ay nagpapababa ng dahilan ng kamatayan ng heart attack at 37%. So nadadagdagan sila ng 3.4 years in their lives. No? Kapag once binababa natin yung cholesterol content. Kasi ang katawan po natin, gumagawa na po yan ng sariling cholesterol. Kaya wag na po natin tambakan pa ng cholesterol from the food we eat. Because our body is making its own, the good cholesterol. Okay? So, ang food sources, sorry, nagkawindang-windang yung ganyan. But, ang column ko po, ang food source ay yung beef. Yung size is 90 grams. Ang serving cholesterol content, as you can see, hindi nagkakaiba. Sa beef,
At 90 grams, pare-pareho, 70 sa chicken, 69 sa fish, 40 to 60. So, hindi siya ibig mong sabihin, ay, pag isda ang kinain ko, mababa ang cholesterol. Meron pa rin po, pero not as terribly high, but there is. Hindi siya 100% walang cholesterol. Okay? Ang wala lang pong cholesterol, isa lang. Pagkain po ng halaman. Wala pong cholesterol. Kasi wala po yung ginagawang taba sa katawan. Okay? Sobrang dami ng protina o sobrang dami ng protein. Sa pagkain ay dahilan ng pagkasira ng atay at bato o kidney. Ang mataas na pagkain ng mga lamang loob ng hayop. Wow, ano ba ang mga lamang loob? Bopis. Dinuguan. Ano pa ba lamang loob? Hindi. Mga ganon. Ano pa ba? Papalitan. Isaw. Ano? Papaitan. Papaitan. Yes, lamang loob. Yan. Ang dahilan sa pagtaas ng gout o yung arthritis na yung big toe po. Bakit ang sakit ng hinlalaki sa paa ko? Ayan na, nag-uumpisa na tayo ng gout. Ang una nyo pong tigilan pagkain ng mga lamang loob dahil napakataas po yan sa protina. Kaya nga acid, eh, no? Amino acids, uric acid, nagko-convert po ang amino kapag ano, into uric acid. So ang mataas na protina sa pagkain ay nagiging dahilan ng paggawa ng homocysteine sa katawan na sumisira sa dingding, epithelial wall ng mga daanan ng dugo. Pag iyan nagsira-sira, yung daanan ng dugo natin, kapag yan nagkaroon ng mga point na masiksikan ng mga ganitong acid at ano, makikreate yun ng homocysteine, madali po siyang mag-attract ng mga taba. Okay? So pag yun nagtigas, ayan na, atake na tayo. At pag iyan nagsara at 70% atake na yan sa puso. Mabait pa ang bato. Dahil pag iyan nag-atake na, 100% sarado. At pag iyan nagkaroon na ng problema sa bato at 100% sarado ng mga ugat, kidney failure na po tayo. Mabuti pa po ang puso at 70% nagpapakita na ng senyales. Ang bato hindi. Kaya mahalin po natin ang ating bato. Ayaw po uminom ng tubig at bawasan po ang pagkain ng matataas sa protina. Okay? Ang meat products in most country contains various parasitic diseases. Trichinosis, hydatids. So bacterial infections are common like salmonella and listeria. So marami po tayong makukuha sa pagkain talaga ng kanila. Lalo na hindi fresh. Siyempre, madalas dadating sa atin patay na. Hindi nga natin alam kung double dead na eh. Di ba? Pag nandun na yan sa market at nalagyan na ng maganda-gandang ilaw, maganda na tingnan, yung pala patay na yan ng ilang panahon o a day or two, no? Tapos bibili pa tayo ng sale. Sale, sale! May ano doon kay ano, kay Tatay Juan, meron pong sale doon ng karne. Yung pala double dead na, kinulayan lang ng pampaganda ng kulay para mapula-pula. So, ano po ang makukuha natin? Parasitic and mga bacterial infections. May viral disease. Then, katulad na nag-hit sa mga birds, no? Kaya ang ating mga manok, maraming bird flu. So, prion diseases such as mad cow diseases na sumisira po ng brain. Kaya minsan, ang taas na po ng cases natin ng Alzheimer's and dementia. So, ano pa yung contaminant? As I have mentioned kanina, hormones and antibiotic, dioxins na ini-inject or binibigay sa ating mga animals para hindi sila magkasakit. Kasi pag nagkasakit sila, casualty yun sa isang animal farmer, no? Na mamatayan ka ng isang napakalaking baka. Ang isang baka, Elder Judy ngayon, ay nagkakahalaga na ng mga 30 mil, no? So, anong gagawin nila dyan? Palalakasin nila yan, Elder Judy, para hindi mamatay. Malaking investment nila and to the point na they are putting these kinds of things inside their body. Mercury in fishes, as I have mentioned, mga deep sea fishes has high in mercury. In a little portion na lang yan, magkikreate na ng sakit na dementia. Ang kabutihan sa kalusugan ng isang plant-based diet, as we can see, mababang antas ng cancer. Ang mga kumakain ng karne ay mahigit na 4 na beses sa isang araw. Na 4 na beses sa isang araw ay may 66% na magkaroon ng ovarian cancer sa kababaihan at 41% prostate cancer naman sa ating mga kalalakihan. Ang pagkain ng karne, manok at isda ay siyang nagpapataas ng pagkakaroon ng bladder cancer. So pag may cancer na po tayo, isang landmark na po ito. Talagang kung pwede tanggalin na po muna natin ito at kalimutan na po muna natin ang karne. Kasi ito talaga yung nagpapalaki because of what they are putting. Imagine mo magkaroon ka ng hormone na pampalaki ng sa hayop. You have had it inside your body. So anong palalakihin yan? Eh di mga cancer.
So, dapat po natin pag-isipan to. Ano pa, ang pagkain mga karneng mapula at puti, red and white meat, ito yung sinasabi ko tungkol sa manok kanina, ay dalawang ulit na mataas sa pagkakaroon ng colon cancer. Ang siyang kumakain ng maraming pulang karne at nagpapataas ng pagkakaroon ng cancer na mahigit sa dalawang ulit kesa sa hindi kumakain ng karne. Ang kumakain ng karne ay 2.5 ulit na maging 2.5 times obese compared sa hindi nakain ng karne. So, ang obese ay nagpapataas ng antas ng pagkakaroon ng atake sa puso at ang pagiging obese po yung sobrang malalaki at matataba na ay nagpapataas ng pagkakaroon ng breast cancer, endometrial cancer for women, prostate cancer for men, colon cancer for both, at marami pang klase ng sakit. Ang mga kumakain ng karne sa nakararaming populasyon ay may 4 beses na magkakaroon ng atake sa puso. Ang mga kalalakihan na kumakain ng baka 3 beses sa isang linggo ay may 60 to 70% na pagkakataong magkaroon ng nakamamatay na sakit sa puso, at sa mga kababaihan naman ay 30% because meron pa tayong estrogen and progesterone. Paano pag pumasok ang menopause na wala na itong mga to? We are of the same pace as men, 60 to 70%. Kaya habang hindi pa po tayo nandun sa menopausal stage, let's try to reprogram our tongue. Dahil kapag ang panlasa po natin ay the same at wala na po ang ating mga hormones sa mga kababaihan, napakalaki ng chance natin of dying of the same heart problems. Mga kumakain ng karne ay may 3.8 times na pwedeng magkaroon ng diabetes compared sa mga vegetarian. Ang mga hindi vegetarian ay may 30% na magkaroon ng stroke o bara sa utak kumpara sa mga vegetarian. Ang mga vegetarian, mga statistics na po tayo mga kapatid ha, ang mga vegetarian ay may karagdagang 7.28 years na itinatagal kumpara sa mga non-vegetarian. Ang mga vegetarian ay may buhay na po pwedeng tumagal ng 12 years. I guess, meron po tayong, I think na nasa LC home or core, I think I've shared that, no? Na yung 11 years computation, I don't know if you have seen that video of a pastor na ang mga hindi kumaka, ang mga nag-aano ng sa Sabbath, no, was 11 years. The same way when you are heeding to the call of God about food, you can last 12 years more your contemporary. No, napakaganda po ng promise na ito. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay na-bless po kayo sa pagpapakilala ko ng iba-ibang mukha ng uri ng pamumuhay ng pagkain. Thank you po. Amen. Praise God, Dr. LB na po. Tungkol po mga kapatid na pinagpala na naman tayo. I believe na marami naman nasaktan ng kalooban. Pero ito nga po yung ito na nga po yung panahon na tayo po ay magbago ng lifestyle, lalo na sa pagkain mga kapatid. Ano po, napakaraming sakit, Doc LB. Kanina yung ating mga ipinagpe-pray kanina na ano, may mga kinalaman sa mga cirrhosis at kung ano-ano pa ay mga kapatid. Siguro po hindi pa huli ang lahat, ano po. Sige, magtanong na kayo mga kapatid. Ayan, meron ng tanong. Doc, sabi ni Sister Jocelyn Yabot, Doc LB, malimit po ba, may limit po ba ang pagkain ng soya in a day? Nakaka-isang bowl po ako ng taho without syrup sa morning. And nakaka-2 baso pa ako ng soy milk. Low sugar in a day. Okay lang po ba yun? Okay, that is a very good question. Thank you so much, Sister Jocelyn, sa iyong question. Now, as I have mentioned po sa mga nakaraan ko ng lectures or sharing, I wish na we have variety of food to eat. Okay? Hindi, kung nakakain na po kayo ng nakaisang bowl na po kayo ng soya, maganda po na yung milk nyo will be in another form. It could be almond milk, it could be walnut milk or any kind of nut milks para yung benefit nung ibang pagkain na kukuha din po natin. So, sa akin kasi, it's more of looking at different varieties. Kasi katulad ng soya, ang soya is may isoflavones or genistein na wala sa walnut. Pero ang walnut,
may mga enzymes na wala sa soya. So for me to get both worlds is for me to combine them in the diet every day. So kailangan meron tayong variety. Sana wag masyado of the same, kasi kapag over din po, hindi rin naman po maganda. Yun. Variety po ang aking ina-adhere. Kung nagsoya, nagtahuna po tayo, let's have another source of protein to reap another kind of benefit, not only isoflavones and genistein alone. Amen. Amen. Ayan. Sana po maliwanag po, Sister Jocelyn. Ano po? Doc, kanina, ang age span daw ng mga American, I do not know kung tama po yung research ko, na kasi wala naman akong alam sa mga statistic tungkol sa edad ng tao sa European, sa Asian, o ano po man. Sa America daw po ay pinakamahaba na raw yung 77 years old. Tama po? No? Yes, 77 po. 77. Yan ang lifespan nila. Karamihan po ng mga sakit ay cancer, heart at yung sakit sa puso, and ganyan, mga namamatay daw ang mga... So, hindi ko po alam dito sa Pilipinas, sapagkat ang Pilipinas naman, dito naman sa atin, dito sa Asia, parang nasanay na din kumain ng mga kung ano-ano, lalo na sa pagkain ng karne din. Doc, minsan nga, pati ahas at saka ano, ay kinakain na rin. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa palagay niyo, Doc, pagka-Asian, ano ang pinakamahabang taon ng mga Asian ng ano? Yes. As far as now, because ang technology, what makes the Americans stay at until 77, magandang technology nila in terms of medical. Nakakatulong sa kanila yon for them to have long life. Now with Asians, nasa 65 range po tayo, 65 to 66 range ng lifespan. So pag nag-go beyond na po tayo nun, we are very blessed. Okay? So dahil sa lifestyle na meron tayo, no, normally the Filipinos, for us, kapag kumakain tayo ng hilaw, parang hindi natin kayang kainin in terms of vegetables. Have you noticed that? Ang nangyayari kasi with regards Elder Judy sa ibang mga countries, salad is a part of their meal. The raw vegetable. Yung salads, you know, like the cucumber na hiniwa lang, kamatis na hiniwa lang, and repolyo na hilaw na hiniwa lang, and things like that, is not part of our diet. We only have either dual colors in our plate, or sometimes the same three times a day. When I mean that way, rice and adobo, breakfast. Rice and adobo, lunch. Rice and adobo, dinner. Pagkain ko na the whole day, yung niluto ko na kagabi. Now, nasaan yung variety? Ang dami-dami po nating gulay sa Pilipinas. Nandiyan yung kangkong, malunggay, talbos ng kamote, alugbati, saluyot. Where are they? Kaya hindi natin maano yung talagang quality of life because we are used to the same food over and over again. Kailangan mag-introduce tayo, mga kapatid, something new. As I have mentioned then in the past, it is good for the body to have the start up of a raw food at all times. Either meron kang salad na saluyot at kangkong, you know, na ang kangkong po, gayat-gayatin nyo ng maliliit. Nakakain po siya ang okra. Gayatin nyo ng maliliit. Kasi syempre pag malaki, Elder Judy, medyo mahirap nguyain. But kung maichat-chop po natin siya ng maliliit at gawin po natin siyang salad, we can eat that first and then yung ating main dish, we are adding more nutrition. Okay? That's the good thing. Yun ang isa doon, kaya mas mahaba ang buhay ng mga, at least compared with the Asians, no? Because of our getting used to of the same thing over and over. Magkaroon po tayo ng imagination of how we can serve the food in a different way para hindi tayo napapagod ng the same food over and over, and at the same time, we are incorporating different kind of vegetables in the diet. Halimbawa, Elder Judy, I know pancit only have carrots,
Sa Philippines ha, carrots, beans, repolyo. Yung tatlo lang na yan. Okay? Pag nagpansit tayo, yan lang nang yan. But, have you tasted pansit having pechay? Have you tasted pansit adding zucchini? It tastes the same. The only thing na used to tayo na kapag pansit ito lang ang ingredients. Hindi tayo nag-explore na ito'y mga gulay, hindi po siya masama, hindi po sila nag-aaway-away sa plato. So, wag po natin katakutan na ang pansit merong iba pang gulay. Yun ang ibig kong sabihin. Halimbawa, ano pa ba ang dishes natin? Kasi, caldereta, okay? Normally, we know only beef or chicken caldereta, but we can make tofu caldereta. The same concept, pero ang meat mo is tofu. Nagsasubstitute tayo para hindi nyo mamimiss yung karne. The same taste. Ngayon, dadagdagan nyo lang or magsasubstitute kayo. Bawa, ang caldereta, we use only of carrots and potato with the Philippines. But we can put red and green pepper. It's so sad na siniset aside natin yung green and red pepper. Parang hindi siya edible. Sayang, ang mahal pa naman ng gulay ngayon para maghimay tayo ng gulay sa ating kinakain. But if we can incorporate different kinds of vegetables in all its forms, raw, cooked, binibigyan po natin yung ating katawan ng chances to live a little longer. Okay? Sana makita na nga talaga natin ng Panginoon. No? I wish to see, you know, our Savior face to face. Abutin po yun. Mama, totoo nga po talaga. Napakarami rin nating pwedeng ano talaga i-substitute sa yes. pagkain ng karne. Actually, sure. Pwede rin tayo magluto ng pure vegetable na kare-kare. Pwede rin tayong magluto ng sinigang na gulay lang din lahat. Di pa ba, no? Pero napakalaking problema ngayon, ma'am, itong instant food na nagiging practice na rin ng mga bata na kung saan, di pa ba, no? Yung mga, alam nyo, Jabi, Jollibee, McDonald's. Bata pa lang, napapractice na yung pagkain ng manok at saka kung ano-ano pa, mga bacon, hot dog, mga kapatid. So, napakahirap lang, ano? Eto, sabi po ni Sister Yay Los De Santos, sabi niya, "Hi, Doc, thank you for the amazing topic about plant-based that we should eat. Praise God. May question po ako kasi mahilig ako sa salad. Okay lang po ba pagsamahin ang cucumber at tomato when I make my own salad? Sabi kasi ng cousin ko, hindi daw po maganda pagsamahin kasi nagka-cause daw ng hindi maganda sa tiyan. Totoo ba yon? Thank you po and God bless." You know, this is something that I want everyone to understand. Okay. Yun na sinasabi ko kanina, Elder Judy. Thank you so much, Sister Iyaki, for this very nice question. I know this is not the first time I encountered this question. I encountered Clarenta in the past. But anyway, ganito po yan. Sa katawan kasi ng tao, we want to have different kinds of different foods to eat. Right? Kasi doon natin makukuha yung nutrition eh. Kapag iba-iba yung nakukuha mo. And hindi tayo pwede mag-depend sa supplements alone. Kasi ang food pa rin ang highly absorbable ng katawan. Kilalang kilala nila yan. Hindi na kailangan dumaan ang ating mga saluyot sa liver para i-detoxify, para i-breakdown. It's very, very, very easy for the body to assimilate kasi that is what we're made of. Now, itong mga hearsay about salads na ang kamatis at cucumber ay hindi magandang pagsamahin, wala pa akong nakikitang study na nagsabi ng ganito. Okay? This is a hearsay. This is a myth. Okay? There might be people na hindi sila used to kumain ng salad. Pag pinakain mo ng ganito, sasabihin nila, yan ang nagpasakit ng tiyan ko. And then it will be shared to you. Because they are not used of eating this kind of food. So the body is adjusting. It doesn't mean it's bad. The body is now changing the microbiome or the gut bacteria kasi bawat bacteria po
ang bawat isa po sa atin ay may gut bacteria. They live in the small intestine. So sino po yung tumutulong na para kung hindi pa masyadong na breakdown ng stomach, may mga partially undigested dahil hindi natin inayaan nang mabuti, bumaba sa stomach, nag-metabolize, merong mga maliliit pa na hindi na broken down. Ang ating gut microbiome is helping for that to be digested. Now, dahil bago sa'yo ang kamatis at cucumber na magkasama, so ang mga gut microbiome nagkakandaluko-luko. Sino to? Hindi ko to kilala. Bago. So, nagre-react sila sa loob. But because of that, dahil may bago kang food na kinain, magkakaroon ka ngayon ng bacteria for that. It's just a matter of time for that body to get used to that kind of food. Now, because si Sister Iyaki, tama po ba ang pangalan? Iyaki, if I'm not mistaken, yung nagtanong just now, na got used na sa salad, sa kanya walang dating yung kamatis at cucumber na magkasama. Kasi she's used to that. Ang kanyang microbiome, the gut microbiome or the microbacteria that we have in the stomach is acquainted. Kilala niya yun. Wala siyang nararamdamang ganong a pain or disturbance sa pagkain kasi known na siya. So we just have to introduce food, no, sa katawan ng tao. Kasi pag hindi nila kilala, nawiwindang sila, natataranta sila. Kasi kung puro karne ka, binigyan mo ng red pepper or ng cabbage. Sino to? Hindi ko siya kilala. So, kaya nga ang dapat gawin natin, paramihin natin yung mga good bacteria natin kasi sila ang kailangan natin. The bad bacteria should be at a lower number kasi hindi rin naman sila mawawala because on our daily basis, we have different things na nangyayari. No? We could have eaten something na hindi pala nahugasan ng mabuti. So we're having a bacteria na merong bad bacteria na nakapasok. Kaya yung iba sumasakit ang tiyan o nagtatae o hindi matunawan. It's because of that. But kung malakas ang ating good bacteria, because ang good bacteria pong pagkain niya, plant-based food, lahat ng good bacteria, yun ang gusto nila. So when we strengthen them, maganda yung ating defense force sa loob. Diba? Yun lang yun. But it's a hearsay. It depends on the person if they're not used to. That's why they're having that kind of problem. Amen. Ito pa po, kay Sister Charlene Fallurin Santiago. Ito kay Brother Loreto ay naka-overcome na ng konti. Nag-start na ako ng last November 22. Praise God. Si Sister Fallurin po, ang sabi po niya, good PM po, Doc. Ano po pwedeng kainin ng my GERD? At ulcer po. Okay. So, thank you so much, Sister Charlene. But by the way, before anything else, may message pala dito na yung isdang may kaliskis ay bisugo at tamban. Tama ba? Tama po. Tama, Elder Judy, no? Kasi may nakalagay dito. Ngayon ko lang napansin. Nakatingin si Brother Herman po yan. Si Brother Herman. Ayan, bisugo. Brother Herman, thank you. Malalaki ang kaliskis niya, ma'am. Mga bisugo at saka tamban. Ayan. Ako hindi magpa pag nakita ko sila, kailangan magpakilala sila sa hindi ko kasi sila kilala. Parang ako hindi yata uso diyan sa Dubai ang ano sa mga meron po, pero hindi po ako napunta sa isdaan kasi wala ah, okay. hindi po kami okay. Nabili ng isda. Oo nga pala, sorry. Oo, kaya hindi ko pa sila kilala. But anyway, mamamasyal ako, titingnan ko. Ano ba dito yung Michaelis? Kasi hindi ko rin alam. Anyway, ano daw ang pwedeng kainin ng may GERD at ulcer? Okay. As I have mentioned, gastroesophageal reflux disease, dahil half partly ang ating cardiac sphincter sa may taas ng ating stomach is partly open, ang acid po umaakyat. So, para maging at rest ito, dapat i-neutralize natin yung acid nito. I would go for mga alkaline rich food like celery and cucumber. No? Mga green leafy vegetables are alkaline para hindi acidic, hindi siya umakyat. The same thing with ulcer. Ang ulcer kaya siya namimitigate dahil nagre-release ng matataas na asido ang tiyan dahil mahirap tunawin yung kinain natin. So, para maiwasan natin na ang ating stomach ay magtaas ng acid dahil alam nila pag karne to kailangan itaas ang asido. Kailangan magtaas tayo ng hydrochloric acid ng potency dahil mahirap i-digest ang meat.
Kaya nga it takes 3 to 4 days before that could evacuate completely sa ating katawan. So for us to release that pressure and that stress sa ating tiyan, ibaba natin yung pagkain ng acidic food. Okay? Sugar is acidic. Meat is acidic. Itaas natin yung alkaline. And what are the alkaline-rich food? Napakadali. Easy green. Leafy green vegetables. All the greens are high in alkaline. Huwag po tayong hihiga at once pagkatapos kumain. Huwag po tayong iinom ng tubig when we are eating. Kasi pag sobrang full ang stomach, nagre-reflux po yan pataas yung asido. So nakaupo lang tayo for some time, about 1.5 hours. Kaya kung matutulog na kayo, huwag kayong kakain nearly going to bed. Kailangan halfway nakaupo. At huwag po tayong tutulog ng busog kapag may GERD at ulcer tayo dahil lalong strain po yan sa tiyan. Amen. Okay. Ito, isa na lang po. Meron pa pala. How about tokwa, sabi ni Sister Jen de la Cruz? Tokwa po, ano ang nutrients po ang makukuha from it's aside from protein? Okay. Ang tokwa po is the soy products. So, ang soy po, marami po siyang enzymes, no? Meron po siya yung I have mentioned about isoflavones, innate yan sa mga soy, genistein, vitamin D, ang daming vitamins. Hindi. Ang tokwa po is pinrosess lang na soy milk. Pinres at pinrosess. So, kung ano ang soy milk, ano ang taho, the same ng tokwa. Marami po tayong makukuha dyan, hindi lang protein. Amen. Yan, ito pa po kay Mr. K. De La Cruz. Mm-hmm. Doc, how about setting the balance between being vegetarian yet eating GMO veggie? Okay. Now, this is the thing. Unless otherwise, hi, Sister K. Unless otherwise tayo ang nagtanim, that will know kung ano ba yun. No? Mapupunta sa market. Ang ayoko lang sa plant-based, hindi ko alam kung GMO yung kinakain ko o hindi. Di ba? Yan yung mga concept natin. But the thing is, if we are going to have another source of food, either one, tayo ang magtanim. Okay? Para alam natin kung anong klase yung buto. Number two, we need to look at the looks. Ako mas gugustuhin kung bumili ng pangit na gulay kaysa maganda. Kasi alam ko binombard na yan ng pesticide. Not to mention the GMO. Diba? Number three, it will not stop me of eating vegetables as long as I wash my vegetables right. I have mentioned this to my patients and it is being practiced here at home. Kapag bumibili po kami ng gulay, binababad po namin siya sa sodium bicarbonate. Kung iba walang access sa sodium bicarb or baking soda, you can have salt and lemon or calamansi. Kapag po natin 20 to 30 minutes. The good thing with pesticides, nararap out siya noong soak na yun eh. Kumpara sa pagkain ng karne, pag nilaga ko ba yun, yung hormones noon at ang cortisol, hindi ko makukuha. I doubt. Nasa himay-may yan ng laman ng karne. Malaki ang chance na hindi ko makuha o ma-remove from the food that I eat unless ako ang nag-alaga ng hayop ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, Elder Judy, ano kaya ba natin kumain? Bawa tayo nag-alaga ng manok. Alam natin kung anong pinakain natin. Hindi natin in-injectionan ng antibiotic, walang growth hormone, walang bakuna. Kakainin kaya natin? Alam mo, ang sabi ng anak ko, naku, mami, parang hindi ko kaya, inalagaan ko, tapos kakainin ko rin. Baka inag-iiyakan na lang kami bago pa mamatay nun. So, nagkakaroon ka ng feeling eh for that. Now, unless talaga tayo ang nagtanim, tayo ang nag-alaga, that is a safe food. Kaya may point ang countryside living eh, Elder Judy. Kasi sa country living, you know what you're planting and you know you're eating from what you are planting. Alam mo kung saan galing yung buto. It could be a heirloom seed, no? Meaning kasi ang GMO kasi Elder Judy, hindi mo kayang ipropagate ang seed eh. Mamamatay na siya. After that, wala na. Hindi mo, bawa, nagtanim ako ng GMO seed. Yung mga seedless, nakatakot yan. Saan ka nakakita ng pakwan walang buto? Kung hindi yan modified. Diba? Paano nagkaroon ng maraming pakwan kung walang buto ang pakwan? That's one thing. Now, ilan pa naman ang gusto natin, no? Yung
Walang seedless. Sabi nila, tanda ko noon, nagtitinda kasi din kami. We have fruit store in Cartimar long time ago. And we gave it up last 2019 kasi wala na rin yung titingin. Pag merong customer, siyempre sabihin, seedless watermelon, bumabalik. Sabi niyo, seedless, bakit may buto? Ma'am, sabi nung aming nagtitinda. Ma'am, hindi po namin sinabing no seed. Sabi lang namin seedless, konti lang po yung buto sa loob. That was funny. It was just a joke. Pero totoo po yun. No, mas matakot tayo sa walang buto. Kasi GMO talaga yung mga ganon. But kapag ang isang buto ay napapatubo natin, that is not GMO. That's the good thing. So, kaya yung kagandahan pag tayo ang nagtatanim. Doc, curious lang ako. Ano ba yung GMO? A genetically modified organism. May mga ginagawa po kasi ngayon na yung buto is modify nila para hindi maging susceptible for pest. Yung hindi sila gugustuhin kainin ng pest, ng mga pesting insekto. And napipreserve yung fruit or yung vegetable para hindi siya, mas maganda ang market. Mas, kumbaga, mas matagal ang shelf life niya, hindi madaling mabulok, that is modified na. Pero mga modified, you know, sabi ni Brother Herman, cloned na ang mga fruit and veggies. Cloned na mga fruit and veggies are GMO. Yes. Yung mga minomodify na nila, yung seed itself para hindi maging ano sa mga pest. Tapos, hindi mo rin siya pwedeng paramihin. So, may market doon sa nag-modify. Diba? Kasi may mga ganun eh, na nag-aano sila ng, nag-modify sila para sa kanila lang talaga yung profit. So, it's more of a selfish way of getting money. Ma'am, bigyan nyo kami ng information kung bakit sabi nyo kasi ay loan daw, sabi nyo. Ano? Nakakatakot, sabi nyo kasi. ano daw? Bakit po nakakatakot? Ang alin po ang? Yung mga modified o GMO. Oh, kasi ang nangyayari po kasi sa GMO, ina-alter niya yung genetics natin. As I have mentioned before about epigenetics and genetically rooted na mga diseases, nagbibigay sila ng halimbawa may genes ka for a certain disease. Okay? Ooh. Kapag genetically modified, nabubuhay nila 'yon. Na mag-i-impress siya sa iyo. Kahit pa healthy eating ka, tapos nabuksan yung genetics na yon na nakuha mo sa ancestor mo o kung ano, yung mga modified na mga, well, let's say cystic fibrosis. Marami kasi mga lupus is another thing. It's genetically modified. Genetics in origin or sometimes provoked by stress. Ano pa ba mga genetics? Mga genetic link, marami kasi sila. Mga neurological diseases, genetically linked. So nabubuksan ng mga GMO. So, imbis na you're thinking, bakit ako healthy tapos nagkakasakit ako ng ganito? It's because of that. Dahil sa mga kinakain natin na wala naman tayong control, no? Dahil sa selfishness and greed, and they're putting everything para maganda ang kanilang income to the point na hindi na siya safe kainin. Kaya one of the goal of Eden's Gate, God willing, is to produce safe food, no? For the people. Hindi lang para kakumita. Dahil ang point is, kailangan healthy yung kakainin. Dahil alam mo kung anong nilagay mo. Hindi mo nilagyan ng mga fertilizers na makakasira sa katawan ng tao. Sisirain mo yung lupa, tatanggalin mo ang mga nutrient. Maganda nga yung bunga mo. Napakakintab, napakatigas, napakaano. Pero ang lupa, wala na nakukuhang ibang nutrient like the magnesium, the copper. Hindi na naakyat dahil patay na ang lupa. Apart from that, yung seed mo modified pa. Nilagyan mo pa ng pesticide. Minisprayhan mo pa. Imagine kung ganyan. The same thing ginagawa nila ngayon sa mga karne. No? Before mo makuha ang meat, yun, ano bang environment yung nilakihan? Sa manok. Yung mga paglalaki ang manok, Elder Judy, tinatapon na nila yon. Babae lang kinikip nila for eggs. No? So, maraming ano eh, tapos i-injectionan pa sila,
para lumaki sila kaagad. Imagine mo before, it takes 3 months para magkaroon ng manok ready for culling or for slaughter. Ngayon, in 28 days, kasi laki na ng 3 buwan na manok, paano nangyari yun? Because of hormones. Na yung hormones na yun, pag nakapasok sa tao at may cancer pa, may genetics pa na hormones, may genetic pa na nagra-run pa sa family, then malaki ang ano, malaki ang chance natin of getting those kinds of diseases. Ayan, Doc. Siguro nga, dapat nang bumalik ang tao sa original na pagkain, no? Yeah. Ayan, si Sister Iyake, meron pa ulit. May isa pa ako question, Doc. Siguro, ito na lang siguro. Tapos, mag-ano na kayo? Pwede po ba, Doc, na kayo na ang mag-ano, mag-closing prayer? Oh, sige po, sige po. Medyo ano yung lalamunan ko. Sige no, po, salamat. Sabi po ni Iyake, basahin ko na lang po ito. May isa po po akong question. Okay lang po ba? At normal, bakit buhat nung naging vegetarian ko, lagi akong nag-fart? Ano po ba cause nun? Pero ang sarap po ng feeling, nilalabas. Thank you po again. Yes, actually, yes, fart means utot sa madaling salita. Okay, thank you so much for that question. Actually, marami ang nadidismaya to go for vegetarian with this, no? Because hangin-hangin ng tiyan ko. But it's not painful. It's nice to release it. Masarap yung pakiramdam. Ika nga pera ng doktor yan pag hindi natin inilabas, no? Kasi pag nasa ospital, hindi ako makauton. Or yan ang iniinta, inaantay ng mga taong nag-surgery. Kapag hindi sila nakautot, hindi sila pwede kumain. Kasi ibig sabihin, the gastric motility is not yet back. So, ano ang dapat nating ano? It is normal, yes, na meron talagang air. Why? Because kapag katulad ng beans, kapag hindi natin, hello, ayan, nawala yata ako. Sandali lang po, okay lang. Okay na po. Okay, sorry, kasi minsan ganitong internet dito sa amin. Nasaan na ba ako? Yes. Kapag hindi natin nasusok maayos yung beans, mahangin talaga siya because of the pyruvic acid. So we just have to soak the beans. Now, kapag kumakain ka ng gulay tapos medyo bloat o kung parang may hangin ka sa tiyan, might be the combination of the food you have eaten is not something that the body is getting well. So titingnan mo lang, ano yung nagkukos, no? Na kapag itong nakakain ko at anong kasama nito, nagiging mahangin yung tiyan ko. Once you understand the physiology of the food combination that your body can tolerate, then you will know, pag itong kinain ko, ganito. So, nakainin ko siya bago ako kumain ng solid food. And I'll try again. Pero as long as walang pain, hindi nasakit ang tiyan, it's just an air, nothing to worry about. Okay, nothing to worry about. It's okay. It's just the food combination. And you just have to know ano yung food combination that works with you. Kasi iba-iba tayo ng composition ng katawan. Sa akin, pag hindi na-soak yung beans, I am really airy. Mahangin ang tiyan ko. So, dapat talaga we take time to soak the beans. Kasi minsan, ako nakalimutan ko mag-soak ng beans and we want to eat beans. So, we will just boil it. It's different when you soak it 12 hours. Doon talaga natatanggal yung mga ganong klaseng acids, no? That makes you bloat or airy. So, yun. No worry, no worry. Don't worry. Just look at the combination. And also, lastly, gandahan po natin yung pagkain ng mga fermented products like yung apple cider vinegar. It could create good microbiome para itulungan tayo i-digest yung ibang mga proteins. Kasi proteins ito na hindi ma-digest. Eh. So, yun lang yun. Good fermented food. Tapos, I can do supplements with that like Acidophilus. It's a lactobacilli supplement para tumulong for that airy stomach. And I know Sister Iyaki is exercising. We're friends in Facebook. I haven't met her. So more exercise, it mobilizes the air in the stomach. Amen. So yan, Dr. B, ano po pwede i-blender na gulay fruits? Thyroid daw. Thank you po. Para sa thyroid. Or fruit with thyroid. May thyroid problem siya. Ano kaya yung thyroid problem ni Jean? Hyper or hypo? Kasi kung halimbawa man, pag hyper, ang gagawin nating blending ng gulay, kapag hyper, okay,
is more of to low down the system, which is more of a vegetable base than a fruit base. Kasi hyper na to eh. Okay? So, I mean, Sister Jean, you can get in touch with Eden's Gate. A stroke patient si Sister Jean. Okay. Ano kaya yung thyroid, Brother Herman? Thyroid, ano kaya yung thyroid trouble ito? That is what I want to know. Para at least alam natin yung fruit and vegetable combination. Yes, pwede i-blender, but there is a combination for thyroid, no? Hindi, merong mga magaganda, hindi lahat could be put in. Yun yun. So I think I'll get in touch. Sister Jean, ayun, walang idea si Brother Herman. Sister Jean, you can leave a message in Eden's Gate, E-D-E-N-S-G-A-T-E. Nasa Facebook ko ako, you can reach me there. Kung may question po kayo, we cannot discuss this further. I want to know more details para I can give you a good combination for your thyroid challenges. Okay? So, I'll wait for you po, Sister Jean. Oh, thank you, Sister Archie. Have a good day po sa ating lahat. Maraming topic. Okay, so, wala na ba? Ah, meron pa dito. Salamat po, Doc. Lagi po kayong nagre-reply kapag may katanungan po ako palagi sa Eden's Gate page. Ayan. If you want to get in touch to Doc LB po, punta po kayo sa Eden's Gate page. May mga delay man 1 or 2 days kasi minsan di ko nakikita talaga. But once I see, nagpa-pop naman siya. So I get in touch. Thank you, Sister Charlene. Have a good day po. Yeah, sa friend daw po pala. Hypo. Okay. Yes, ang combination po ng hypo is to increase the metabolism kasi hypo na po siya. Hypo. So I would rather get a green smoothie with bananas. That's very good for metabolism. Banana, celery, spinach with almond milk and flaxseed. Yan. Mm. So yan po ang maganda sa combination ng hypothyroid. So for sa kapag nakita mo po yung blender, Sister Jean, sabihin niyo po dun sa friend niyo na 70% is the greens. Could be spinach, kale, chard. We can use even kangkong, no? Yeah. And alubati, basta leaves lang para hindi magganit inumin. And then 70% is vegetables and then banana na to sweeten and then celery kasama nung spinach or nung kangkong or whatever, and then put almond milk para umikot siya. It's nice na frozen na po yung banana para mas masarap po niyang inumin, and she can do it 3 times a day, okay, 30 minutes to an hour before meals para tulungan natin yung thyroid because of the iodine content din po ng green leafy vegetables. And the flaxseed din, I hope you can cook it for good omega-3. Kasi sa nag-hypo, galing na yan sa Hashimoto's, which is an autoimmune disease. So, ganun po. Anyway, kung sino man po, anything I could help you with, Eden's Gate po is here to help you. By God's grace po, ay ma-respond po natin as soon as we can. Thank you so much po for being with me. See you po next Wednesday, Elder Judy, sexual health naman tayo, Dong. Sige po, Dok. Kayo na po ang mag-end ng sa our prayer. Kung meron po kayong sasabihin pa, ay baka may advice pa po kayo. So far, it's a matter of choice po. Health, sabi nga sa Coronary Health Improvement Project, no, by Hans Diehl. Iko-quote and quote ko yung sinabi niya. Health is a choice, not by chance. It's a choice. So, let's make a good choice po, mga kapatid, and God has given us the power of hope, okay? Not of fear, but of hope. So my hope po, it's just a matter of making the right choice. Have a good morning po sa ating lahat and a good day, midweek po, sa bawat isa sa atin. Magpipray na po tayo, Elder Judy. Okay, let's have a word of prayer po. Father in Heaven, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa araw na ito. Nawa po, meron po kaming naibigay na mensahe sa lahat po ng tao na nangangailangan po na ang impormasyon na ito. Nawa po, maging avenue po kami ng inyong pagpapala,
pagmamahal at malasakit po sa aming mga kapatid. Nawa po ay gumawa rin po sila ng desisyon sa kanilang sarili na kung ano man pong makakabuti dahil ito pong mga topic na ito ay napapanahon upang lalo po namin maintindihan ang panukala po ninyo sa aming buhay sa nalalapit na po na pagdating ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon na aming iniintay sa pagdating. Ito po hinihiling namin sa kanyang pangalan. Amen. Thank you so much po sa bawat lahat. And see you po next Thank Wednesday. Thank you, Doc. God bless. God bless sa lahat. God bless po. Bye-bye. Thank you so much. Salamat. Bye.